ko. Diwata, bigyan mo nga kami ng kwento kung anong nangyari doon sa pagkakabigay sa iyo ng award na yan at para saan ba yan? Ayan, nagulat nga ako kasi alam mo ba, sobrang saya ko din no, kasi first time ko sa buhay ko na makatanggap ng ganitong klaseng award. Tapos ang nakalagay na award dito ay pangalan ko, tapos sa Asian Golden Icon Awards 2024, Social Media Influencer of the Year. Kaya maraming salamat talaga sa ano, sa nagbigay sa Social Media Influencer of the Year sa ano po, ISAS Golden Icon Awards. First time ko nakatanggap ng award, trophy ang tawag dito, award with medal. Di ba nakita niyo naman ang ganda, Golden ISAS, ayan. So wow. At ito pa guys, ang nakaloka pa, ang nakatuwa dahil kasabayan natin yung mga kilalang tao doon, mga artista. Tapos napaka-social talaga. Alam ko saan ito ginanap, saan ko ito kinuha. Okada, napaka-social talaga ng venue. Red carpet yung nilalakara namin. Tapos parang social yung mga tao doon. So first time naman ito mangyari sa buhay ko. Kaya maraming salamat talaga. Dahil ako ang napili yung bigyan ng ganitong klaseng award na talagang hindi ko ito makakalimutan na habang nandito itong award na to. Ang mangyayari dito ay tatabi ko lang to para mayroon akong alaala, may souvenir ako na award na ganitong klase ng award. So, gusto ko lang pasalamatan ang ISAS Golden Icon Award sa pagbibigay sa akin ng ganitong award, Influencer of the Year Award. So, maraming salamat sa inyo na hindi ko naman pinangarap talaga na magkaroon ng ganito, pero bigla na lang dumating. Nagulat ka din ako dahil pinadalan tayo ng message. Natatanggap tayo ng award ngayong araw na ito, kaya so kahit pagod na kanina, 'di ba, nanggaling ako ng Banawi, nagano tayo doon, nag-guest din tayo doon sa Banawi, tapos kahit pagod na dumiretso tayo ng Okada para tanggapin ito. So kararating ko lang ngayon, nandito na ako ngayon sa ito, sa Munting Tulugan ko dito sa May Paresan ko. So 'yun. Ngayon ko lang din ito na videohan dahil nga kanina busy ako, at saka syempre bawal din naman yung kasama sa loob, kailangan talaga isa lang, so walang time para mag-video. So ngayon, yung mga nagtatanong kung anong award yung natanggap ko, ito na yun siya. Galing ito sa Asian Golden Icon Award na binigay sa akin bilang isang Social Media Influencer of the Year. Maraming salamat po. Dahil ako po ang napili niyo maging social media influencer nitong taon na ito, na isang malaking karangalan to sa akin, lalo na po sa Diwata Paris Overload. So, laban lang, di ba? Kung may mga parang pangarap tayo sa buhay, gulang tayo ng go, huwag tayo sumuko sa laban, sa hamon ng buhay, sa mga pagsubok. Kasi darating din ang panahon siguro, kung hindi pa para sa'yo, hindi pa talaga para sa'yo. Pero pag hindi ka sumuko, darating din talaga ang panahon na ayon din sa iyong panahon. So pag araw mo na naniniwala talaga ako sa kasabihan na ganyan. Kaya kung may pangarap kayo sa buhay, gulang, kahit anong batikos pa yan, kahit anong paninira pa yan, kung wala ka namang ginagawang masama, ituloy mo lang yung laban sa buhay, ituloy mo lang yung paggawa mo ng mabuti, kasi nandiyan naman ang Diyos nakatingin lagi sa atin. Alam ko naman talaga na Diyos lang may karapatan humusga sa atin, sa bawat isa sa atin. Hindi kapwa tao mismo yung humusga sa atin. Pero wala silang karapatan. Diyos lang nakakaalam kung anong takbo ng buhay ng isang tao. Kaya huwag kayong magpadala sa mga negative people, mga negative na mga sinasabi sa inyo. Pag alam mong wala kang ginagawang masama, wala ka naman taong inaapakan, wala kang taong inagrabyado, gulang, tuloy lang. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mong mabuti, pagtulong sa kapwa, at saka yung paglaban ng patas na pamaraan. So, huwag tayo sumuko sa hamon ng buhay. So, yun lang ang may advice ko sa inyo. Kaya naman, once again, ilang beses ko ulit-ulitin na pinapasalamatan ko po ang Asian Golden Icon Award for choosing me na mabigyan po ng ganitong klaseng award na Social Media Influencer of the Year 2024. Maraming salamat. First time ko nakatanggap ng award na katulad nito. Kaya naman, maraming salamat sa inyo, sa mga supporters ko. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala din naman ako matatanggap na ganito. Kaya maraming salamat sa mga taong nagtitiwala pa rin sa akin, sumusuporta pa rin sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Dahil marami pa rin talaga nagtitiwala sa akin sa kabila ng pagka dami-dami ng mga basher na lumalabas ngayon. So, yun nga, sinabi ko na nga na as long as na wala kang ginagawang masama, huwag niyong intindihin yung mga basher na yan, dahil hindi yan makakatulong sa atin. Diba? Tulad ng sinasabi ko,
na pag wala ka namang ginagawang masama, wala kang taong inaapakan, wala kang taong inagrabyado, lumalabang ka naman ng patas na, na pamamaraan, na nakakatulong ka pa, hindi ka na may merwisyo ng kapwa mo. So, huwag kang maniwala sa mga taong negative kasi hindi makakatulong sa iyo yan. Ignore mo yung mga negative people kasi walang may dudulot sa inyong mabuti yan. So, tuloy mo lang ginagawa mong kabutihan. So, yun lang ma-advise ko sa lahat. So, yun lang muna kasi medyo pagod na rin tayo dahil syempre, di ba, nung oras na ngayon, karating lang natin galing ng Okada. So, pinakita ko lang sa nagtatanong kasi kung anong award yung natanggap ko. So, ito na pinakita ko na sa inyo. Galing ako ng Okada, tumanggap tayo ng award with medal sa Asia's Golden Icon Awards. Ang award na natanggap natin, ulitin ko, Social Media Influencer of the Year. Kaya maraming salamat dahil ako ang inyong napili. Sa award na yan na Diwata, ilan ba kayo na pinagkalooban ng ganyang award? Marami kaming tumanggap ng award pero kasi kanya-kanyang award yung mga tinatanggap namin. Marami tayong kasabay. So mga bigatin, mga negosyante, may mga artista pa, nakasabay ko pa doon si Aramina, tapos yung iba pa na matataas na tao. So kanya-kanya kaming award. So ang award na napunta sa kanila, hindi ko na alam kung anong mga award yun. Pero magkakaiba, bawat award na natatanggap namin, kanya-kanya kaming award. Katulad sa akin, ang award ko is Influencer of the Year. Yung iba naman, maraming award na katulad din ito, pero hindi magkaparehas. So ibig sabihin lang, sa lahat ng mga influencer or media, ikaw lang ang nakatanggap nito sa taong ito, yung yes, award na yan. Ako lang na mag-isa ang yung Influencer of the Year, ako lang po nakatanggap. Pero maraming award na tumanggap doon, pero iba-ibang award na natanggap nila. Hindi kami magkaparehas. Kaya naman, gusto ko lang sa pasalamatan, di ba? Dahil sa dami ng mga influencer, so ako inyong napili para mabigyan ng ganitong klaseng award. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ayun. Thank you, congrats. Congratulations, Diwata. At sana, wag sanang mangyari yung mga sinasabi nila na ikaw daw ay lumaki na ang ulo dahil ikaw daw ay malayo na yung narating, yumaman ka na at sumikat ka na. Sana naman huwag magkatotoo yung kanilang mga sinasabi. Alam mo yung paglaki kasi ng ulo na sinasabi nila, wala naman lumaki na ulo eh. Yung ulo ko noon saka ngayon, palas lang yung size, hindi naman lumaki. Bakit alam niyo ba yung ulo ko dati? Pero hindi, yung sinasabi kasi nilang lumaki yung ulo, ayun siguro yung nakita nila, hindi ako nagpa-picture kasi di ba may reason naman, tapos yung nagpabati ng happy birthday, so yun yung naging big deal na yan sa kanila, yun lang naman talaga yung nagawa ko na hindi naman talaga big deal yan na kung tutuusin kasi di ba. So, pagpalagay na natin, nakapagpa-picture ka, anong gagawin mo sa picture ko? Walahan. Hindi, pero siyempre, nandun na tayo sa point na yung, ang sinasabi kasi nilang point yung parang nagpagod sila, galing ko sa malalayong lugar, at nagkataon naman na pagod na ako, marami akong ginagawa, nakasabay lang. So, di ba, sabi ko naman, hindi naman sa hindi ako nagpapapicture, nagkataon lang talaga na may ginagawa. Yung nga lang kasi yung mga basher ko, pinapakita lang lagi talaga yung mga short videos na kung saan negative lang yung nasabi ko, hindi nila pinapakita lahat. May nakita pa kayong mahaba na video na sinabi ko? Di ba wala? Yung kasiraan lang, yung mga kadugtong hindi nila pinapakita. So dito natin makikita talaga, sa bagay normal naman yun talaga, na marami talagang basher ang isang tao. Hindi man marami, lahat ng tao may basher talaga ng kaakibat. Gumawa ka man ng mabuti, may basher. Gumawa ka man ng masama, may basher. Basta lahat ng tao may kasamang basher yan. So ignore nyo lang yung basher, ulitin ko, kasi wala yung maitutulong sa atin sa kapwa, sa wala lang yung matutulong ng mabuti sa atin. Basta importante dito, tulad ng sinabi ko kanina, wala tayong taong inaabakan, wala tayong taong inagrabyado. Lumalaban tayo ng tama. Lumalaban tayo ng patas sa mga paraan para magpapikto tayo sa kanila. Unang-una, hindi naman natin sila kilala, hindi naman natin sila pinperwisyo, hindi naman tayo nangingi sa kanila. So, ganun na lang sila kung mag-comment. Diba? Tulad ng sinabi ko, walang karapatan ang tao, kapwa-tao, para humusga sa isang tao. Diyos lang may karapatan humusga. Diyos lang may karapatan humusga, at Diyos lang din nakakaalam kung ano ang maging kapalaran ng isang tao, hindi po kapwa-tao natin. So, yun lang. Yan. So, maraming salamat, Diwata, at congratulations. Yan. Maraming salamat at...